Hello mga tropa pits, magandang araw sa inyo. Bale, itong ating video is about dito sa ating upuan. Gusto nyo ba yung upuan nyo is automatic tumataas pag binuksan nyo na? Hihinto siya sa gusto nyo lang na opening. Kunyari kalahati lang or buo. Yan. Kagandahan na kasi nito is kahit hanginin siya or mabunggo siya, hindi siya babagsak habang nagpapagasolina kayo or kumukuha yung gamit dito sa U-box nyo. So pag ganyan ang gusto nyo is magkakabit tayo ng seat damper. Ito siya. Itong seat damper kasi na ito, nabili ko lang ito around 100 pesos sa bike shop. Pero ito technically pang cabinet or pang drawer siya ginagamit. Pero pwede rin gamitin sa ating motor dito sa upuan. So pag namili kayo, ito na yung makukuha nyo. Ito nga pala yung pinaka damper niya. Ito spring loaded to eh. At saka hydraulically. Kaya pag bumaon, hindi siya agad-agad aangat, dahan-dahan siya. Then may kasama din siyang ito, ang kasama niya screw at bracket dalawa. Alam niyo na syempre yung screw, syempre dito nilalagay. Yan, yan. At ang kailangan niyo lang is screwdriver. May kakabit niyo na to. Wala nang problema. Bumubuo na isang set na. So pagkakabit naman is kung titingnan niyo yung sa manual is itong bilog para dito sa maliit. Pero sa totoo lang, walang problema, vice versa. Kung saan niyo ikabit. Kunya rito, kinabit niyo rito sa bilog, then yung isa kinabit niyo naman din dito. Ayun. So ayan, pwede niyo rin siyang pagbaliktarin. So sa pagtatanggal para kunyari ay nagkamali kayo ng kabit, wala kayong problema. Basta sutsutin nyo lang siya rito, yung kumula kayo ng screwdriver na maliit, suwitin nyo lang siya dito sa ilalim. Yan, then mahuhugot nyo na siya. Ayan o. Yan. Then kung gusto nyo lang ibalik, ganun lang ulit. Yan. So di ba, dali lang ano. Ito na, sa pagkakabit, dito tayo mag sa screw. Tabi ko muna yung screw ha. Tandaan nyo, ang pagkakabit, yung screw lang ha. Ito, hindi nyo na kailangan ng matinding kaalaman. Siyempre yung kabilang side para dito sa pinaka-upuan nyo. Then yung kabilang side para dito sa pinaka-U-box nyo. Sa kung saan nyo mang gustong ilagay rito. So sa pagkakabit, wala naman best part. Kasi iba-iba tayo ng U-box eh. Kanya-kanya tayo ng laki at kanya-kanya tayo ng lalim. Mas malaki at mas malalim. Siyempre, mas madali ikabitan or hanapan ng pwesto. Yan, unang rule sa pagkakabit. Dapat ang pagkakabit, ang laro niya, ang play niya is dapat pa ganun. Hindi pwedeng pa ganun kasi sasabit tong ilalim or sa ibabaw. Dapat pa ganun. At yung kabilang side naman din is ganun din. Dapat pa ganun. Hindi pa ganun na. Pa ganun. So, yan ang unang rules, steps. Then, secondly, ito yung aking technique. At kasi kumuha ko ng ruler. So, ito nga pala universal. Hindi ko alam kung anong sukat yung nabili nyo. At sukatin nyo ganyan. Ito sa akin 6 inches. At itong maliit is 1 inches. Kasi ito, lumulubog yan. Lulubog siya hanggang dito. So, liliit yan. Then, ibig sabihin 6 inches tsaka 1, 7 inches. Kumuha ko ng sticks. Pinutol ko, sinukat ko sa 7 inches. Ito yung haba niya. Ibig sabihin, ito yung aking sample pag ito ay nakababa. Kasi ang pinaka-importante talaga rito is yung spacing. For example, ikinabit nyo nga ng ganito at wala na kayong pakialam sa spacing, ang pagkabit nyo, nung binaba nyo na siya, tumukod na siya. So, hindi nyo na siya maibababa. As mas as possible, wala tayong error sa butas. At hindi yung trial and error sa butas. Kasi masagawa naman pag masyadong maraming butas. Mas maganda yung gagamitan mo siya ng inyong sense na kung saan siya ikakabit. At unang kabit pa lang, mas maganda is perfect na siya. So wala siyang iba pang magagawa pang butas. So ayan. So ayan, bali yung thirdly, maghanap na kayo kung anong ano nyo, kung anong gusto nyo taas. Pwede kayong ganyan ang kalaki o pwede kayong ganyan kataas. Saka na kayo magsusukat. So usually ang ito nga i-attach nyo lang dito sa kabilang side sa pinaka seat nyo and yung isa dito. So maghanap na kayo ng sukat. Ito markings lang ah. Mamarkingas nyo lang kung saan pwede kayong ganyan ang kalaas.
at pwedeng ganito. O, dito, yan na. So, kunyari, napili nyo ganito na. So, ihanap nyo na dito kung saan ang position nyo. So, nasaan yung stick natin yung isa? Kaya, nagpano ko ng isang stick kasi ito yung pinaka-base nyo. For example, yung mga maliliit na U-box, kailangan nyo nito para for sample. Kasi, pag ito kasi, pag gumanyan, babaling ganun yan, o. So, ito ngayon, lulubog yan. Lulubog to. So, hanggang saan lang siya. Tapos, itapan nyo na itong stick nyo na putol. So, pag nandito, so, okay, walang problema. Kasi, ayan, no. Ayan. So, pag ibinusog nyo pa rito yan, at binaba nyo ganun, hindi na pwede. Tatama na siya, oh. Kaya, ito ngayon yung pinaka-importante nyong basihan. So, sa taas naman, kung gusto nyo nakadiretsyong ganyan, dapat ito, hindi lalampas dito. Kasi pag bumaba na yung kunyari, ito yung upuan nyo, pag bumaba na siya, tukod na siya. Dapat ito, nasa mababa-mababa pa. So, pwede rin kayo magkabit dito sa other side dito. Kasi ito, pag lumubog naman to, mayari yan, oh, stick nyo. Pag lumubog naman siya, gaganon siya. Yun. So, pwede rin kayo rito. Kung gusto nyo tayong-tayo, dito nyo lalagay yan, dito. So, yan, oh. Kung gusto nyo tayong-tayo, dito. So, pag bumaba naman yung stick nyo, gaganon, oh. Pwede. Perfect naman. Kaya lang nga siya, nasa ibabaw lang siya. So, kung maglalagay kayo ng gamit, for example, ito yung gamit nyo, hanggang dyan lang kayo, hindi kayo tataas dito. Kasi once na tumaas pa kayo rito, is tatama na rito sa pinaka-bracket nyo. For example, ito yan, yung stick natin. So, yan. So, ito, pinaka-importante nga, yung spacing. So, ngayon nga, inulit ko, iba-iba tayo ng U-box, lalim at laki. So, kayo nang bahala. Mag-spacing, tinuro ko lang yung ating ibang procedure or techniques. So, ito, ikakabit ko na yung sa akin. Yung sa akin kasi, 30 degrees lang or 45 degrees lang yung gusto kong opening. Then, yung kinabitan ko is dito sa pinaka. Ito. At hindi na ako gumamit ng screw. Ang ginamit ko is bolt. Kung sa inyo rin, walang problema kung gagamit kayo ng screw. Siguraduhin nyo lang na maganda yung pagkaka-tight nyo or pagkaka-kabit nyo. Yan, mga bossing, yung sa akin, dito ko kinabit. Yung sa akin sa pinaka base niya. Yung sa inyo, walang problema. Yung sa inyo, kung hindi kayo aabot sa base, tulad sa akin, ayan. Ayan. Yung sa inyo, malamang dito kayo magkakabit. Ayan, dyan. Ito yung pinaka ilalagay nyo rito. Eh. Ayan, dyan. Ayan. Either dyan. Basta as long na hindi kayo, pag kasi yan, for example, ito na siya. Pag gumano kasi, as long na hindi kayo sasabit dito. Yan ang pinaka ano. Pwede rin kayo pag dito naman kayo nagkabit, ayan, imagine ninyo, pag dito kayo nagkabit to. Pag gumano naman siya, tatama naman siya dito. So, hindi. So, dito kayo. Either dito or malamang dito. Yan, so ako dito ko eh. So, nuulit ko nga, depende sa gusto nyong ilagay. Then, yung pangalawa ko is, dito ko naman siya kinabit. Yan. Kayo naman, pwede kayo dito. Yan, kasi ang ginamit ko sa akin sa bolt. Ito hindi ako gumamit ng screw. Ito bolt din tong ginamit ko rito. Yan. Dito naman sa akin. Then, ang pagkakabit nga pala, tinandaan nyo, nakaside. Nakaside kasi nga may play siyang ganun. Dapat may play. At ang pagkakabit, snap on lang. Yan, snap on nyo lang siyang ganun. Tapos, kabila, snap on nyo lang din. Yan, snap on nyo lang. Yun, dali ko, snap on ko rin. So yan, ayan sa akin, yung forma na sa akin. Ayan. Yan ang forma lang sa akin. Yan, ganyan ang kataas. So tingnan natin kung mailalagay ko pa yung aking gamit. Kasi mapapansin nyo yung aking U-box maliit lang, oh. At saka yung space nya maliit. So tingnan natin kung mailalagay ko pa yung gamit ko. So yan, pwede, kasyang-kasya. Then itong aking pambomba, oh, kasyang-kasya pa rin. Pwede pa nga ako maglagay ng basahan, eh, dito sa gilid. So ayan, testingin natin kung ano siya, kung okay siya. So ayan. Ayan, okay. Oops, nalaglag ang aking payong. Ayan. So ayan, okay. Testingin natin siya kung open siya. Open na. Ayan, opening ko lang, ganyan lang kalaki. So ayan, madali na akong makapag ano. Ayan, okay. Mm-hmm.
Yan. Sa akin. Ulit ko ah. Pwede kayo maglagay ng dalawa. Gusto nyo pa rito. Tsaka dito. Diba ah. Dalawa yung nilalagay. Sa akin kasi isa lang. Kasi isa lang sa akin is okay na. Tsaka hindi siya ganun kabilis yung pag-akyat. Tsaka yung tension or yung tension dito sa pinaka middle ano ko upuan. Hindi siya yung naka ganun. Kaya hindi siya ganun kabatak masyado tong upuan ko. Kasi pag dalawa yan, medyo, ayun, alam mo ninyo yan, medyo malakas. So, isa lang sa akin, okay na. Nasa sa inyo yan, depende sa inyo. Kung gusto nyo is dalawa, walang problema. At maglagay kayo ng dalawa. So, ayan. Ayan. So, ayan. At hanggang dito na lang, mga bossing. At hopefully, nakatulong tong ating video. Paalam sa inyo. Paalam.